Planchado na ang seguridad para sa pista ng itim na Nazareno sa Maynila sa Miyerkules. Bukod sa mas pinatibay ang karo ng puon na gagamitin sa prosesyon, libo-libong pulis din ay pakakalat. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Pinatibay na gulong ng karo yan daw ang susi para makabalik bago mag-Miyerkules ng hating gabi ang karo nga ng itim na Nazareno dito naman sa Quiapo Church. Yung pagkasira daw kasi Maris nung gulong nung nakaraang taon ang dahilan kung bakit inabot ng halos 22 oras ang prosesyon. Gulong ng forklift daw ang gagamitin ngayong taon sa karo ng itim na Nazareno. Dihamak na mas matibay kaysa sa 12-ply na gulong na ginamit nung nakarang taon kung saan na flat ito sa dami ng mga debotong sumampa para makahalik sa puon. Ayon kay Father Rick Valencia Jr., ang Media Relations Officer ng Quiapo Church, mas pinatibay na rin daw ang chassis ng karo sa paglalagay ng bagong bearing nito. Nung nakarang taon, inabot daw kasi ng 6:00 ng madaling araw, January 10, bago makabalik sa Basilica ang itim na puon. Yun ang dahilan kung bakit na-delay na mabuti yung procession last year. Because ayaw nilang hilahin na walang gulong at natatakot silang masira. So patigil-tigil sila kasi ayaw nga nilang sirain yung kabanalan ng andas. At dahil libu-libong debotong inaasahang muling dadagsa sa araw ng parada, minarapat nilang magsagawa na ng parada ng replika bukas, January 7, para mabawasan na rin ang bilang ng mga paparada sa January 9. Ililipat ang itim na poon sa Quirino Grandstand sa Martes, alauna ng hapon ng simula ng pahalik at tuloy-tuloy na para doon mag-overnight. Araw ng Miyerkules, 6:00 ng umaga, magsisimula ang misa ang pangungunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. 8:00 ng umaga, saka sisimula ng prosesyon. Kahapon nakapag-rehearse na raw may 3,000 pulis mula sa NCRPO. Nakaantabay na rin daw ang mga CCTV camera sa ruta ng prosesyon. Wala raw pagbabago sa ruta na 3 taon nang sinusunod. Nakaantabay din daw ang Philippine Coast Guard sa mga tulay. Nakadeploy na rin ang kanilang medical team at mga K-9 unit. Bukod pa yan sa traffic arrangement na ikinasa ng lungsod ng Maynila. 6 na buwang paghahanda raw ang ginawa para sa taunang selebrasyon, kaya ang pakiusap lang ng pamunuan ng simbahan sa mga dadalo. Huwag na huwag pong sumali pag ikay nakainom. Dahil yun ang number one na nakikita naming dahilan. Dahil wala ka na nga sa sarili. Ang mga buntis ay huwag nang sumiksik din doon. Huwag nang magdala ng maliliit na bata na baka mawala sa inyo. Sa mga bagong mamamasan, sana raw ay aralin muna ang senyas at signal para di mauwi sa disgrasya ang pamamanata. Ngayong taon, pagpapatibay sa pananampalataya ang tema ng kapistahan, akmang akmaraw sa tibay ng debosyon ng mga deboto ni Poong Nazareno. Nasasabi naman yan palagi ng mga observers that all over the world, the Christian faith are losing its members. It is but timely that the Pope dedicated it for the year of faith para may sa buhay muli yung pananampalatayang itinuturo ng simbahan. Samantala, Maris, para sa mga debotong daragsa dito, ang bayan ng pag-asa ay magdala ho kayo ng inyong mga pananggalang sa ulan sa araw ng Miyerkules, January 9, dahil inaasahan na magiging makulimlim ang kaulapan hanggang sa may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa mismong araw nga ng Miyerkules, January 9. Pero kung kayo naman ay pupunta sa January 8, yan ay sa Quirino Grandstand, ay magdala naman daw kayo ng pananggalang sa init dahil inaasahan maglalaro ang temperatura dyan mula 23 hanggang 32 degrees Celsius, Maris. Steve, gaya nga ng sinabi mo, no, solid tire o mismong gulong ng forklift yung gagamitin. So inaasahan ba na talagang mas mabilis na this time? Kung dati inabot ng 22 hours, halos isang buong araw yung prosesyon, yung traslasyon. Eh ngayon ba, anong oras nila inaasahan matatapos itong traslasyon? Ang sinasabi kasi nila sa atin, Maris, kapag naging tuloy-tuloy itong daloy ng prosesyon at kung walang maging problema ulit sa gulong, ay inaasahan na dapat bago mag-Miyerkules ng hating gabi ay nakabalik na dito sa simbahan ng Quiapo yung imahe ng itim na Nazareno, dahil ang sinasabi nila dapat bago man lang daw matapos yung kanyang mismong araw ng kapistahan ay makabalik man lamang daw dito yung mismong imahe, Maris. At syempre, I understand, meron ding mga, may nakaset up na command center na dyan sa isa sa mga opisina sa Quiapo Church, ano? May mga reported threats na ba as of now? Kasi nung nakaraang taon, maaalala mo, Steve, di ba, may terrorist threat na
naibalita. Ngayon ba may mga ganyan pa rin o awa ng Diyos, wala naman? Awa ng Diyos, Maris, wala pa namang napapaulat na terrorist threat, ano, di gaya nung nakarang taon. Pero ang ginawa nga ng PNPO, ng NCRPO, ay kahapon pa lamang nagsagawa na rin sila nung kanilang dry run. Pinapwesto yung may 3,000 na police sa bawat daraanin itong ruta para masiguro na secured itong magiging prosesyon sa darating na Miyerkules, Maris. Alright, maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.